I-rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagpapatuloy ng mga tumitinding eksena sa bagong yugto ng Batang Quiapo, dito sa Isa Story TV, sa bahay ng mga demakulangan, problemado naman ang mga ito sa sitwasyon ng kanilang anak. Dito, iniisip naman nila Marsing at Nita ang kakulangan ng pagpapalaki sa kanilang mga anak. Sinisisi naman ng mga ito ang kanilang pagiging mahirap sa kadahilanan kailangan ba gumawa ng paraan ang kanilang mga anak upang matugunan ang panandali ang pag-asenso sa buhay habang patuloy naman ang pagronda ng mga kapulisan upang tugisin ang mga nakatakas na grupong tundo. Tumungo naman sila Teban, Kidlat at Edwin sa kanilang tarima upang doon isagawa na ang susunod nilang plano. Samantala, naabutan naman ni Roda sa bahay sila Marseng at Nita, kung saan kinukulit naman ang mag-asawa sa naging lakad nila sa hearing na kanilang anak. Di naman maiwasan na mapanggit ni Nita kay Roda ang pagtakas ni Edwin. Kaya kinagulat naman ang reaksyon ni Roda. Dito, kinalalahanan naman ni Roda ang mag-asawa na ayaw nito na maiskandalo sa mga polis sa pagpunta ni Edwin sa kanilang bahay. Hindi naman nagustuhan ni Marseng ang panginsulto ni Roda sa kanilang anak at sinabihan niya ito na pumalik na lang sa nasunugan niyang bahay. Agad naman kumalma at bumawi si Roda sa mag-asawa dahil sa pag-iinsulto na ginawa niya at pilit naman pinapakain sila Tanggol at mga kaipigan nito sa iniandang pagkain sa kanila ni Mayor Celso. Ngunit wala pa rin itong gana sa mga pangyayari buwat sa pagkawala ng pinakamamahal niya sa bahay ng mga Montenegro. Sinubukan naman na magpaalam ni Tabid kay Don Julio at Ramon na umuwi na nga muna sa kanilang bahay. Dahil sa magandang ipinakita naman ni David sa una nitong trabaho, ay wala naman alinlangan itong pinayagaan ng mga Montenegro. Tuwa naman si David sa bitbit nito na pera na nakuha nito sa botega ng kayamanan ng mga Montenegro. Natuwa naman si Don Jose sa huling pagbabalik nito sa kanya sarili habang nagtaisa naman ang magamang Montenegro sa plano nilang pagbubuo ng pagkataon ni David upang hindi na nga ito tuluyan na bumalik sa piling ng kanyang mga totoong magulang. Yan. O saan, nangako naman si Ramon na ibubuo siya na nga ang buong oras ng pagtuto kay David. Muli naman pinaalala ni Olga kay David ang kanyang gagawin sa pagpunta niya sa Quiapo. Upang pigilan niya si Severino, alaman niya ang buong katotohanan pamula kay Mohang at Tanggol.